So, ito na yung ating emulsion. What's up and good morning sa inyo mga kagun. Sa mga bago niyan, lalo na sa mga nag-stencil ng silkscreen pa lang, para sa inyo itong video na to. Papakita ko sa inyo yung procedure kung paano gamitin yung acetate film. Bakit nga ba mag-acetate film ka kung marunong ka naman mag-stencil? So sa stencil, mura siya. Yung nga lang, matrabaho siya gawin. Okay siya sa mga numbers, simple pangalan, okay siya. Pero kung matrabaho yung design mo, detailed yung design na gusto mo, mas maganda mag-acetate film ka na. Mura din naman yung acetate film. So, ito yung acetate film. Okay? Transparent film siya. Ito, kay Screen Art ko nabili. Sa Shopee, meron sila nito. Less than 150 lang ata ito. A4 siya. So, sa A4, siguro mga 20 or 10 pieces ata laman. So, ito yung acetate film. Ha? Transparent film siya na may printable side siya. Yung printable side, yun yung medyo rubber side. So, yun yung printable ha. Hindi doon sa medyo madulas. Okay. So, coated to. Mura lang siya. Meron available sa kanya yung A4 tsaka A3 size. Yung A3, wala ako nun eh. Siguro sa susunod, kuha tayo nun. So, paano ba gumagana to? Simple lang. Yung design nyo, gagawin yung, regardless sa kulay na gusto nyo i-print sa damit, parating ang piprint nyo rito is black. Bakit nga ba black? Kasi ganito, piprint muna ako para makita nyo. Ng mas mataas. Sabi natin, ultra glossy. Tapos, sagad nyo lang ito. Tapos, grayscale. Tapos, print. So ito yung design ko. Kung gagawin yung stencil to, napakatrabaho nito. Hindi nyo makukuha yung tamang curvings. So baka hindi nyo masatisfy yung sarili nyo sa gusto nyo design. Okay? So ang sistema nyan, nasa ilalim yung ilaw, nasa gitna tong film, nasa taas yung screen na may emulsion. So bakit black? Kasi hindi tatagos o sabihin natin less yung tatagos na ilaw dito sa black. Tapos, yung emulsion kasi medyo sensitive siya sa liwanag. O pag sabihin natin na ilawan siya, mas natutuyo siya o mabilis siyang matuyo. So bakit black? Hindi tatagos yung ilaw. Galing sa ilalim, hindi tatagos yung ilaw, hindi tatagos sa emulsion natin. So yung part na may black, automatic sa screen, hindi siya matutuyo. And then yung film na transparent, tatagos yung ilaw, automatic siyang matutuyo. So meron tayong curing time or exposure time na ginagamit. So depende yun sa exposure box nyo o wattage ng ilaw nyo. So sa akin, dahil meron akong set ng apat na bulb lang or apat na fluorescent na T5, 14 watts. So ang gamit ko, 5 minutes, okay, para dito. So kung gagawa ka ng detailed na design, mas the best na kumuha ka na ng acetate film. No? Mura lang naman siya, tapos mabibigay mo sa kanya design quality. Affordable na siya. Tapos hindi mo lang naman sa isang beses magagamit ko eh. Let's say gagamit ka pa ng iba or ulit-ulit mo gagamitin itong design na to or may reorder sa'yo ng ganitong design, pwede mo siyang itabi kasi hindi naman siya nasisira. No? Hinata mo na lang din para at least kahit mag-reorder sa'yo yung customer mo or gusto mo ulit gumawa ng ganito para sa sarili mo, available yung acetate film mo ng same design. So, paano ba yung pagko-coat naman ng emulsion tsaka pagbaburn? Okay. Magkatata tayo na. Punta tayo sa production. Crack! Gagamit natin yung photo emulsion ni Screen Art. Ready mix na to, so gamit na lang agad. Kailangan nyo lang mix. Kung meron kayong pang mix talaga or may mga tsara kayo dyan na pwedeng flat, yun na lang gamitin nyo. Spread nyo lang even para lahat malalagyan. Sigurado ako. Okay, matakot kung maparami yung lagay nyo kasi pwede nyo naman siyang ibalik. Kung sa tingin nyo okay na, yan, pwede na yan. Pero kung may problema kayo, kunwari, may sa tingin kayo hindi nyo nalagyan, pwede nyo ulitin nila.
Kumari, balik na kayo sa likod. Same procedure ulit, pababayin nyo lang. So, pagkahagod ng screen, tatago ko na siya sa darkroom ko. Yung screen ko naman, nakatago pa rin ng dark na tela para hindi siya mailawan. Pero ngayon, i-expose ko dito kasama ng liwanag para at least makita nyo. Timer ko nga pala dito, 5 minutes. Gamit yung T5 na 14 watts, 4 pieces na daylight. So, ito na yung ating emulsion. Rinding niya ko lang. Okay, so bali nagawa nyo ito, na-align nyo na yung design, nalagay nyo na yung screen, maglalagay kayo ng black na tela. O para hindi tumagos yung liwanag niya sa kabilang side. Ito yung tinatawag natin table adhesive. So bakit may ganito sa table adhesive? Para pag nilagay mo yung damit, kahit isang beses mo siyang coat, hindi gagalaw yung mismong damit natin. Kasi once na ginagawa, hinagot mo, inangat mo to, may tendency sumama yung damit mo. So para hindi sumama o hindi gumalaw, kailangan mo ng table adhesive. Table adhesive natin. Gamit na gamit. Bus na ubos. Gawa muna tayo ng sample. O bago tayo mag mass production, syempre meron muna tayong tester. Ito yung t-shirt na tester natin. Dito natin siya i-print. Make sure na pantay yung damit nyo para pantay din yung design nyo. Ang gagamit natin, itong premium na Raven Black. Ayun pagka-Raven Black niya. Second coat ng Raven Black Screen Art.
ba napakadali lang ng procedure ng acetate? So makagawa ka ng detailed na design gamit lang yung acetate film. Kung ngayon nag-stencil ka pa, pag-isipan mo na, napakadali lang ng acetate film. Kailangan mo lang bumili ng acetate film mismo. Meron yan sa FB o kaya sa Shopee. Search nyo lang kay Rochas. Lalagay ko lahat ng description sa baba. Kung gusto nyo rin ng t-shirt ng ganito, yung down south, lalagay ko rin yung description, baka trip nyo. So sa mga naghahanap dyan ng mga starting kit or mga starting materials para sa sunscreen, punta lang kayo kay Rochas. Magtanong-tanong lang kayo dyan, marami silang promo. Tsaka kung may kailangan naman kayo pintura para sa specific na mga design or mga paglalagyan yung mga tela o materials, pwede kayo magtanong doon. Sabihin nyo lang kung saan nyo lalagay para ma-assist kayo. Okay? Till next time, babush!